Hello mga Chow Babies! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para sa iban pang mga updates. Thank you! So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-drive ng manual na motor na may shifting gear, tawag dito. Sa yung inaapakan yun yung shifting gear. Sa likod ko yun yung motor ko, so nakabilang siya sa category na underbone. So meron kasi tayong tinatawag na underbone, backbone, tsaka automatic. So yung mga underbone tulad ng Honda Wave na 110, 125, RS125, RS150 na Honda, ano din yun, underbone din yun, pero may clutch yun, iba yung way ng pagdrive nun. So yung RS, yung rider, yun may mga clutch yun. So yun naman, kabilang din yun sa underbone na motor. So pag sinabi mo underbone, ito yung mga katulad ng sa akin sa likod ko. Yung mga middle siya ng size, so underbone yung tawag doon. So RS 150, rider 150, rider 115, yung Honda 110, 125, Vega Force na 150 na tayo yun. So yun yung mga underbone na motor. So yun, manual siya na walang clutch. Ibig sabihin, yung pag-drive noon, may shifting gear, may inaapakan ka lang tapos gas. Hindi katulad sa automatic na motor na pag pinaandar mo, sinusian mo, ano mo na siya, gagas mo na lang siya, tatakbo na siya. So ito ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano matuto mag-drive ng motor. No? So basta underbone siya. Kasi yung mga backbone, yun yung mga matataas na motor, parang big bike tulad ng CBR, yun. CBR, yung mga Rouser 200. So yun yung mga backbone, mas medyo mataas yung mga motor na doon, backbone tawag doon. So yung mga ganito naman tulad na sa akin, yun naman yung tawag doon, yung mga underbone na motor. So ngayon papakita ko sa inyo paano kayo matuto mag-drive. Una, pag sinisian natin, pwede ka mag-electric start. Ayan. Pwede yung ganyan, electric start. Pwede rin, halimbawa, naka-turn on yung switch, yung na salpak mo na yung susi ng motor mo. Pwede ka mag-kick start. Ayan. So, pag-kick, arpakan mo lang siya. Tapos ngayon, guys, makikita nyo yan dito. Makikita nyo dito sa panel ng motor. May indicator kasi siya eh, pag N na kulay green, naka-neutral siya. So, ibig sabihin, pag naka-neutral, kahit anong gas mo dyan, hindi siya tatakbo, hindi siya mag-go. Kasi naka-neutral ka eh. Naka-indicate sa panel ng motor mo na neutral. Usually, may neutral talaga yan. Pero sa mga may clutch na motor, hindi mo makita kung may neutral eh. Tulad ng sa Barako, kasi na-try ko na rin yung Barako eh. Hindi mo siya makita. So kasi naka-primera siya eh. Kumbaga yung unang alam mo naka-primera siya. So ibang way naman yun. So ito ay backbone na manual pero walang clutch. So pag nag-drive ka, taka first time mo mag-drive ng ganitong klaseng motor, usually, aapakan mo siya yung gear dito sa left side. Pag aapak mo siya, mag-indicate dito sa panel ng motor mo, number 1. Ibig sabihin, naka-primera ka. So, medyo malakas kung naka-primera eh. Kumbaga, mas malakas yung hatak niya. So, ngayon, kung nagpa-practice ka palang mag-motor, mas maigi na naka-segunda ka or naka-second gear. So, aapakan mo ulit siya. So, mag-indicate dito sa panel ng motor mo, second gear. Tapos na nagpa-practice tayo, kailangan naka-second gear ka. Kasi pag naka-primera ka, medyo malakas yung hatak niya. Yung pag piniga mo yung gas, medyo malakas. Ngayon, naka-seconda na ako. So ngayon, so yung paa mo, iangat mo yung side stand. Tapos yung paa mo, lagi nakaganun. Yung kaliwa mong paa, nakatukod lagi. Kaliwa. Kasi yung kanan, yun yung para sa brake ng motor mo. Tapos yung pag-brake naman, yung sa likod, rear brake,
huwag mo siyang biglain, dapat konti-unti lang. Tapos yung sa harap, alalay lang to. So ngayon, i-drive na natin. Paghihinto tayo, babalik natin sa neutral. So pagkapakan natin sa left side, bandang pinakadulo niya, kasi yung ano to eh, yung inaapakan mo na gear, harap likod to eh. So likod, tapos papakan mo ulit, pangalawa, likod ng paa mo ha, kasi dalawa yun eh, pagharap kasi mag-iba siya ng gear. Pagka inapakan mo yan pa, kasi yung apakan mo pa ganun eh, dalawa siya eh, pa ganun, primera, segunda, pag pa ganun, yung pabalik na apak, yun naman yung pabalik sa neutral. So pagka huminto ka, babalik mo lagi sa neutral, tapos yung kaliwang paa, lagi nakatupod. Tapos yung side stand, lagi yung side stand yung motor. Tapos ayun, i-off natin yung switch. So ganyan lang siya kadali. Sa una mahirap, pero pagkatuloy-tuloy na yung practice mo, madali na lang siya. Basta yung tatandaan lang natin dito is yung gear, yung indicator niya. Nag-indicate kasi kung anong gear ka eh. First gear, second gear, third, fourth. Ang first gear kasi usually yung takbo mo niyan hanggang 40. 30 to 40 yung max nun eh. So pag naka primera ka or first gear, kahit anong piga mo ng gas mo dito, hanggang doon lang talaga yung limit ng takbo niya. Yun yung maganda sa backbone, kasi may limit yung takbo mo eh. Kahit anong gas mo, doon ka lang eh. 30 to 40 lang talaga siya kapag naka primera ka. Pag naka segunda ka naman or naka second gear ka naman, hanggang 60 yan. 60 yung takbo mo. So 60 ang max ng second gear. Kahit anong gas mo dyan or piga mo sa gasolinador, dun ka lang talaga ang takbo mo, limit mo. So ngayon, kung mabilis ka ng takbo mo, apakin mo ulit yung gear, third gear ka, so ang takbo mo naman nun ay 80, maximum niya. So, pero minsan lumalagpas siya sa 80, eh, depende sa dinadaanon mo, or depende sa way mo, tsaka sa takbo mo. Kasi minsan, yung 80, pagka maganda takbo or pababa ka, pwedeng 90 aabutin niya, pero depende sa motor mo. Basta yun yung pinaka limit ng third gear, nasa 80 ka lang, 80 km per hour dun lang yung takbo mo. So ngayon yung 100 naman makukuha mo yun pag naka fourth gear ka. Basta mabilis, maramdaman mo kasi kung yung makina is medyo maingay na, so ibig sabihin kailangan mo na siyang dagdagan or change yung gear. So kung naka 80, 90 ka na, umiiyak na siyang makina mo or medyo maingay na. So you need to change into fourth gear. So ang patak naman ng takbo mo, for example, 125 to, hindi naman ibig sabihin na 125 yung takbo mo. Pwedeng hanggang 110 ka lang or 115. So depende rin sa motor mo. Kasi sa akin, na-try ko 115, pinaka-max na nun. Siguro kung ang daanan mo is dire-diretso tsaka pababa, possible 115. Pero in my experience, 100, 110 hanggang 115 lang yung max ng fourth gear ko. Kasi 125 lang to, 125cc. Ibig sabihin yung capacity ng makina mo hanggang doon lang. Unless kung naka 150 ka. So hanggang doon lang talaga siya. So ganun lang guys. Ganun lang pag gusto mo matutong magmotor. Make sure na ano mo siya. Kaya mo yung tayo. Minsan kasi may mga... Kaya naman kahit hindi maabot, gaganon ka lang, tutukod mo yung paa mo. Kaya naman. Tapos, pag basta nagpa-practice kayo ng motor ng ganito, yung backbone, segunda talaga, pinaka the best choice na for ano, practice ng backbone na motor. Dapat segunda ka talaga. Kasi pagka primera, kasi tinuturo primera eh, malakas kasi yung hatak nun eh, malakas siya. So mas okay yung segunda or second gear. Pag nagpa-practice kayo, second gear lagi. Tapos yung brake.
huwag nyo siyang biglaing i-break. Pwede paunti-unti yung dito sa rear brake. Tapos yung itong sa front, ano lang siya, parang alalay lang. Ano mo lang siya, parang pitik lang. Kasi hindi mo pwedeng biglain yung brake eh, baka yung sa likod mo aangat kay. Eh. Or pwede kang madisgrasya. So, ganun lang. So, ito ulit, ulitin natin. So, pag turn on mo ng susi, electric start, pindutin mo siya, mag-under. Yun, pwede rin kick start. Pag kick start naman, dito sa baba. So, ngayon, ito kasi, pag inapak, pag nag-change gear ka na, pag inapakan natin to guys, sa kaliwa, ayan, naka-primera siya, or first gear. So, number one yung nakalagay. So, sabi ko nga, pag magpa-practice kayo, mas okay yung second gear or segunda. So, lipat na second gear. Tapos, pagka nag-gas ka or nagpiga, konti-konti lang. Dahan-dahan lang. Kasi pag binigla mo, gaganon ka eh. Bibigla rin siyang tatakbo. So, dapat yung gas mo, konti-konti lang din. Para yung takbo mo smooth. So, ganito lang. So yung brake dapat huwag biglain. Tapos pag na-into ka, lipat mo yung ulit yung gear. Pagka medyo matigas yung gear na pabalik, iatras mo konti yung motor. Iatras mo konti, kapakan mo yan, dalambot din siya. So ganun lang kadali mag-drive ng backbone na motor. So kung meron kayong tanong, comment down below para ma-assess. Kung meron kayong questions or any suggestions paano matuto dito, comment lang doon sa channel.